يكني سماوات ونريس. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon, minamahal ng mga tagapakinig, ay nasa ikatatlong linggo ng Kwaresma, ikawalo ng Marso. At patuloy na nakikinig po kayo sa programang Manaligkang, isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Balikbayan po. Absent last Sunday, ito pa rin ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Weng, Mother Dominicana. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Sister Bless. Yan, so kompleto po at medyo sumaya po sila, na-miss po nila ako, na-miss ko rin po. po kayo at nagkaroon nga po kami ng retreat, kaya gangster. Pero sigurado na ipinagdasal namin kayong lahat. Amen. Amen. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Sister Weng. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Tinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tutuloy po natin ngayon at pakinggan naman po natin ang ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Babasahin po ni Maris ang simpleng kabataan. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong nila siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus
sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Sister Weng, sa pangunguna, sa panalangin, at ganoon din kay Maris sa kanyang pagbasa sa ating Ebanghelyo. So ito nga po yung ating Ebanghelyo ngayon. Makikita po natin na isang pangyayari sa templo na kung saan po ang Panginoon ay nagkaroon ng pagtataboy doon sa mga nangangalakal doon. May mga tinitinda po na mga hayop at ganoon din nga po yung mga nagpapalit ng pera, yung mga money changer. At sabi nga po ng ating Panginoon, huwag niyong gawin na palengke ang tahanan ng aking ama. So sa pagbabalik po namin mamaya, titignan po natin itong tinatawag nga po na templo, yung tinatawag nga po natin na simbahan sa ngayon, katedral, kapilya, ganyan, parish church. At siguro yung mga simple na mga katikismo mamaya ay titignan natin kung paano po natin ito iginagalang, paano po natin ito binibigyan ng pagpapahalaga, paano talaga natin ipinagkakalob ang ating malasakit bilang simbahan o physical na istruktura na napakasagrado po. At pangalawa rin, titignan natin yung pagninilay na mas malalim, yung cleansing na ginawa ng Panginoon, pwede po nating ma-i-apply sa ating pang-espiritual na buhay. So, ito yung makikita po natin mamaya. And of course, kapag pinag-usapan din po yung tinatawag na templo o yung tinatawag na simbahan, pinagninilayan din po dito yung sambayanan bilang katawan ni Kristo. Kasi nga po, yun daw pong physical na simbahan ay simbahang bato, at napakahalaga rin na tignan natin itong simbahang tao na naglalakbay. Paano isinasabuhay ang pananampalataya bilang isang katawan ni Kristo. Kaya minamahal na mga kapatid, huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. Fill me with thy
Babalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong gabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Weng, Madre Dominicana. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Sister Bless. So kagaya nga po ng binanggit namin kanina, yung pangyayari nga po, yung Panginoon sa templo ay ginawa niya yung pagtataboy sa mga nangangalakal doon, yung mga nagtitinda ng hayop at yung mga namamalit ng pera. At ito nga po yung nangyari doon sa templo na ginawa po na isang lugar ng pangangalakal. Kaya itong ating Panginoon ay gumawa po ng kanyang pang-whip. Ano na yung whip sa... Panghagupit. O panglatigo. Parang yun, yung pong ganon. At yung nga po ay pinagtataob niya yung mga nangangalakal doon. At sabi niya, napakatingkad na sinabi niya na, huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama. At ito nga po yung napakahalagang challenge sa atin. Yung pinapaalala po sa atin na hanggang ngayon, yung mga existing po na mga simbahan ay kailangan na merong tamang pagdakila o tama na pagrespeto. Itong first part po na ito ay catechism. Ano yung dapat nating gawin doon sa mga simbahan at ano yung hindi natin dapat na ginagawa. Kaya ngayon ay magsisimula po ulit kami sa bahaginan namin. Kanina po kasi sabi ko, nakakakita pa lang ako, sister, ng simbahan noon dahil nga yung turo sa amin, yung simbahan ay tahanan ng Diyos. Pag nakakita ko ng simbahan noon, nung pagkasama ko yung nanay ko tsaka tatay ko nung maliliit kami hanggang high school, ay nagkukrus. Opo. Oo, kahit kuminsan, kahit kapilya na pala ng ibang sekta, eh, nagkukrus. Binubura, no, sabi ni Maris. So itong mga ito, at napakahalaga naman po na pagkilala talaga na yung tinatawag na kabanalan ng lugar na yon. Kaya may mga ganun na mga gesture tayo na inalaan po itong sa mga ito. So siguro po magbabahagi ng kami ano yung dapat na tamang pangangalaga at hindi dapat na ginagawa doon sa mga simbahan. Sister, pwedeng mauna ka, Sister Wang. Opo. Yung sabi nga ni Father Bong kanina, di ba pag nakakita ka ng or dumaan ka sa simbahan, no, ang gagawin natin eh magkukrus, no. Mm-hmm. We make sign of the cross, no. Yung to give respect, no, to the house of God, no. Tapos pag nasa simbahan naman tayo, nakakita tayo ng holy water, mm-hmm, no. We also do the sign of the cross, no. Tapos yan, magje-genuflect ka, no? And then, yung parin time na yung silence, no? Dahil nga, syempre, alam natin, bahay dalanginan ang simbahan, no? So, yung pagkamulat mo, pagkamulat ko sa pagdating sa simbahan ay bawal ang kumain, no? Bawal ang maglaro, no? So, yun, nandun ka lang. Kaya nung bata pa ako, sasabihin ng
mga magulang nanay ko, huwag kang maingay, no? Dahil so bawal kumain, bawal maglaro, huwag maingay. Kaya Maris, ngayon natutulog na hindi natutulog na lang noon. Natutulog na lang diyan ka. Diyan, huwag kang maingay. Minsan panakot pa nga yung pare, no? Ayan na yung pare. Gagalit. Magagalit, no? So yun, pare. Some instances or ano. Ikaw, ano yung mga katikis mo na natatandaan mo, Maris, simbahan? The same din po yun, yung nagsasign of the cross kapag nakakita ng ano ng simbahan. Tapos, yung ngayon po, yung mga na-obserbahan ko, yun nga pong bawal kumain sa loob ng simbahan, medyo hindi yata nasusunod. Kasi po, di ba, pagtapos ng misa, makikita natin yung aisle, may mga plastic. So, nakakalungkot po na yung mga simpleng katikisim na yung pag-aalaga sa simbahan. Kumbaga, yun pong mga, ano kasi, bilang paggalang dun sa tahanan ng Diyos, yung mga simpleng sinasabi sa atin na bawal maingay, bawal magtsikahan, bawal magkalat, bawal mag-cellphone, mga ganun po. Medyo hindi na nasusundan ng mga kumbaga karamihan po ngayon kabataan eh. Kaya nga po good thing na nga dito ngayon sa ating simbahan dito sa katedral, merong mga signage dun sa gilid na sinasabi kung ano yung dapat nating gawin, no. Kahit papaano naman po siguro nakakapagbigay din ng paalala dun sa mga tao na siguro nagchichikan sila, mapapalingon sa side, makikita yung signboard, medyo tatahimik ng konti. So, yun naman po, mga simpleng katikisim lang din po, mga ganun. Sister, may simple ka na gawa, mga katikisim na observation na dapat pa rin i-remind sa mga tao. Ako naman, yung maliban sa mga gawain na ginagawa ng mga kabataan sa loob ng simbahan na sana yung mga magulang binabawalan at trinitrain na yung mga anak na wag nang kumain sa loob ng simbahan, wag maglaro, wag takbo ng takbo. Pero meron pa akong isang gustong emphasize dito na kahit yung mga matatanda na yung may mga edad, sana nasa isip natin ang simbahan ay bahay dalanginan. Maliban sa atin, maraming taong gustong manalangin dun sa loob. Kaya, kailangan na tahimik tayo. Yung pagpunta natin dun sa simbahan para manalangin, syempre, pag nananalangin tayo, hindi naman tayo maingayan eh. May mga ano lang na, kung minsan dun pa nag-uusap sa loob ng simbahan, yung kung minsan pinag-uusapan nila, kung ano-ano. Hindi. Kung minsan pinag-usapan nila, kailan ka ba pupunta sa amin? Yung ganun ba? So, yung siguro, yung isang attitude siguro, pagpasok natin sa simbahan, yung respeto. Respeto na nasa harap tayo ng Blessed Sacrament at saka respeto sa ating kapwa na gustong manahimik at tumawag sa Diyos at manalangin. Yung siguro ang gusto kong emphasize kasi nakikita naman natin lahat yun. Minsan pagkatapos ng misa ka, dumi-dumi ng simbahan. Pero yun ang gusto kong emphasize talaga. Yeah, yung actually sister nga yung kuminsan kasi yung signal na yung ibibilhan mo yung bata ng kakainin niya bago pumasok sa loob ng simbahan, akala nila ay pwede yun. Kaya natututunan nila kaya ang daming popcorn sa loob ng simbahan sa mga simple po na ganun. Tapos yun din po, yung nga po, yung napakahalaga nga yung sinasabi mo, sister, na maging sensitive. Kasi yung bahay dalanginan nga, nandun ka para makipagkwentuhan sa Diyos. Hindi doon sa katabi mo. At ito, isa pang basic pala. Yung napakahirap implement, sisters, Maris, yung proper dress. Apo, dress code. Oo, kuminsan, makikita mo parang mag-outing, naka-short pan, magsisimba. Tapos naman, pag yung mga ikinakasal, akala mo nandun sila sa loob ng hotel, yung mga porma nila. Yung may mga less, backless, mga ganun-ganun. So, yun po yung mga munting katikismo na dapat na makakatulong po talaga na maging banal yung ating simbahan. May idadagdag lang po ako. Naalala ko po kasi
Ngayong mga panahon na to, ano na, isang way pa siguro para magkita ang mga yung mga magnobyo at magnobya. Ginagawang tagpuan. Kasi, napagkamalan po kasi ako minsan. Napagkamalan lang naman pala. Kasama ko po yung kuya ko, hindi po ko kilala nung guard dito noon. Sabi nga, ba't nandyan kayo? Akala po yata nagde-date kami. Yun po yung isang nakakalungkot na minsan, hindi na lang sa labas nagtatagpo. Mismong sa loob na, doon pa sila nagde-date. So yun, isang nakakalungkot na ano. Pero ako, Maris, gusto kong lawakan yung aking pag-iintindi tungkol dyan sa limbawa nagtatagpo ang magkasinta doon sa loob ng simbahan. Okay yun, para manalangin. Kaya lang, wag silang gagawa ng ibang yun bagay na. Lang po. Okay, siguro sa akin yung magtatagpo sila doon. Pero may limit yun. I mean, magdasal sila. Tapos pagkatapos kung anong mag-akbayan sila, di lumabas na sila ng simbahan. Yun nga po yung ma-observe nila yung limitation ng pwede nilang gawin sa loob ng simbahan. Kasi some other are yung very yung contact nila sa isa't isa, medyo hindi na appropriate dun sa lugar kung nasaan sila. So yun. Yung public display, public, no? Display of affection. Kaya ito po, panawagan yung mga magnobyo, magnobya, pumunta sa simbahan, mag-grocery po kayo. Yun, para matagal-tagal sila sa loob. So yun po, at alam nyo, pag pinagnilinlayan ko yung mga simbahan, biro mo, dito din natin natatanggap yung mga sacraments. Pag pinagnilinlayan mo, di ba napakalaking biyaya? Na biro mo, doon ka nabinyagan. Ako, yung simbahan namin sa Gimba, doon ako nabinyagan, nakumpilan, doon din kinasal yung tatay nanay ko, doon din sila inilibing, namisan. Ang daming mga spiritual blessing na natatanggap yung pamilya natin. Doon ako naordinahan. Mga ganyan. Talagang makita mo itong mga itong templo na ito, napakalaki ng utang na loob natin. Na kaya siguro po, hindi lang din yung proper na respect na ganon, kundi paano din natin tutulungan yung ating mga simbahan bilang balikhandog. Yung pangangalaga, maintenance, kung may nagpaparepair po ng building ng simbahan, tulungan, kagaya po namin, magpapagawa po kami sa Muñoz. Alam mo, meron very touching na kwan po ako dito karanasan nung ginagawa namin itong cathedral year 2000 hanggang 2006. Meron ba namang nagdo-donate ng pera after the mass? Makapal, Lester. Tapos nagpakilala sila, sabi nga nun, Father, hindi po kami taga rito. Mga engineer po kami sa kasiknan, nung kasalukuyang ginagawa yung kasiknan. Kaya lang po, Father, dito po kami nagsisimba. Mga lima siguro sila na engineer. Tapos, ngayon, Father, sabi nga nun, magdo-donate din po kami. Kasi dito po namin na natatanggap tuwing Linggo yung spiritual na pagpapala ng mga biro mo, no? Yung alam nila yun. Kaya tuwang-tuwa ako, talagang sabi ko, at nung kinuha ko, big amount, talagang tulong mga engineer, mga ganon. Kaya yun po, sana pagmalasakitan natin, and we need volunteers really para ma-maintain natin yung simbahan. Una yung kalinisan, ano? Opo. Alam mo yun, ang gustong-gusto ko sa Pampanga, sister, yung tumira ako noon, nung una doon nga sa Juan, sa San Jose, sa Bishop's House, di ba may chapel doon, na minimaintain kami doon sa San Jose, San Fernando. Yung mga retired na mga manang, nandun na Juan, na manguskos kingkay, sa loob ng pisamban, ng simbahan. So yung Juan nila, yung retired naman na sila, iuukol na nila. Makikita mo, nagpupunas, naglalampaso, yung makasama namin, mga ganun. Sabi ko, sana maidala namin sa yung kultura na ganoon sa dito, sa Nueva Ecija nga. Kasi we still lack volunteers, no? Sa pangangasiwa talaga sa... Pero meron na rin mga gumagawa, katulad ng mga MBG sa Mary Help. Every Friday, yung grupo nila talagang nililinis nila na masinop yung kanilang simbahan. So, kaya kahit ang pinag-usapan natin ay simbahang House of God, yung simbahang bato, siguro pahalagan po natin ito. Dahil napakalaki, napakarami na mga biyaya yung
na ipagkagalob sa atin dahil dito. Kung titingnan natin lahat, mas maswerte pa tayo dito sa Philippines. Yan. Kasi sa ibang bansa, mga simbahan nila wala nang laman. Naku. Yung ganun ba? So, pero dito makikita mo na ang dami-daming nagsisimba. Kaya talaga yung sana maging maayos ang ating simbahan at matuto tayong magpahalaga sa mga bagay na nasa loob ng simbahan. Malaking biyaya ito sa atin na marami pang nagsisimba. Sa ibang mga bansa, talagang wala na. Kung minsan, 10 lang yung nandun kahit Europe, Sunday Mass. So, pero dito sa atin, hundreds pa, thousands pa ang pumapasok sa mga simbahan natin. Yun siguro, pagpapahalaga talaga sa simbahan. Totoo nga po yun, yung paano natin i-maintain nga po yun. Yung nga, merong nakalimutan nga kung sinong bishop. Kinukwento niya nga, sister, pag sa Europe, pag nakakapag-misa siya doon, pagsasabihin dahil na, "The Lord be with you," maririnig daw niya. Yung mga ubo na lang ba? So, kukunti na nang nagsisimba na yung inuubo na, ibig sabihin, wala na. Talaga. Eh dito, makita mo yung mga batang sigla, subayin niyo ang Panginoon, yung mga bata. Kaya ako tuwang-tuwa eh. Kaya sabi ko, okay lang po sa akin na maingay sila, pero medyo bawalin nyo naman. Pero natutuwa ako kasi yung dami pang mga bata. At pag kayo mag-alala, yung mga kunwari, hindi nakikinig yan. Marunong yung magdasal. Ganyang ipagtsagaan po natin yung mga bata na yun. Kaya yung nga po, sana may proper formation din yung mga bata sa loob ng simbahan talaga. Kaya yung mga ibang kwan nga po, yung mga ibang mga parokya, meron silang children's mass and youth mass para madisiplinahan. Meron ba kayo, Father? Magsisimula pa lang kami. Nagde-develop. Magsisimula pa lang. Pero sa kwan ang existing sa Gimba, sa Kuya dito po. Sa katedral. Dito, nung time ko meron eh, mga 3 p.m. Pero 3 p.m. po. Ewan ko kung may babalik ulit. Ayusin po. Ayusin nila. Ayos. Yung ganun. So napakalaga po kasi na masimulan sa mga bata yung pagtuturo sa tamang pangangalaga at pagrespeto sa ating simbahan. So, sinesenyasan po tayo sa kabilang dako, pero huwag muna po kayong alis at magbabalik pa rin kami sa ating programang Manalig Ka.
programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong gabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Wang, Mother Dominicana. Nandito pa rin po ang simpleng kabataan, si Maris. At si Sister Bless. Okay, so maraming salamat po at patuloy na nakikinig pa rin po kayo. At kanina nga po yung mga paalala muli, mga munting mga katekismo tungkol sa paggalang natin at kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat na ginagawa sa loob po ng simbahan. At nakita nga rin po natin yung kahalagan nito dahil napakaraming mga biyaya ng mga sakramento at mga pagpapalang espiritual na natatanggap po natin sa pamamagitan ng ating simbahan. At isang napagandang pagnilayan din po dito yung ginawa ng ating Panginoon nung nakita po niya na ginagawang parang palengke yung tahanan ng Amang nasa langit, ay sabi niya, bakit ninyo ginagawa yan? At nagkaroon nga po ng cleansing, yung talagang nilinis niya, pinagtataob niya, pinagbawalan sila. At napakahalaga rin po siguro yung pagkilos na yon, yung image na yon, napakagandang i-apply sa ating buhay pang-espiritual. Dahil lalo na po ngayong Holy Week, ano yung pwedeng cleansing, ano yung pwede nating gawin para talagang yung spiritual po natin ay maiprepare po natin sa muling pagkabuhay din ng ating Panginoon o bilang bansa, bilang pamilya, bilang barangay, bilang bayan, bilang individual. So ano yung pwede nating gawin sa tinatawag na pananaw na ito, yung ginawa ng ating Panginoon na paglilinis sa templo. Sister, mauna ka. Sister Bless. Bless. Sige. Gusto kong pag-usapan dito yung personal at saka ang communal na aspect or aspect ng cleansing. Siguro sa personal na bahagi, gusto ko rin tanungin yung sarili ko. Ano sa mga ugali ko ang kailangan kong linisin sa loob ng aking sarili, ano ang kailangan kong linisin? Yung mga ginagawa ko, limbawa, kung ano yung mga practices ko na kailangan siyang baguhin dahil hindi naman pala siya nakakatulong sa aking pagtubo bilang isang magandang tagasunod ni Kristo. Sa communal aspect naman, lahat tayo ay kabilang sa communal aspect. So tayo as individuals, tayo ang kumukumpuni sa isang community. Kaya ang problema ng society, actually, meron tayong contribution doon. Meron tayong may personal, yung communal problem na yon dahil sa mga personal contributions ng mga tao. Pero sa bahagi ng communal aspect or societal aspeto ng paglilinis, halimbawa ngayon sa ating bansa, ang dami-daming mga nangyayari sa ating bansa na kuminsan ang huling apektado nito yung mga mahihirap. So, halimbawa yung corruption niya. Matagal ng panahon na nasa ano tayo talaga, ang ating sistema talagang hindi maganda. Matagal ng panahon yun. Pero at the end, ang apektado nito yung mga mahihirap. So, ano ang kailangan natin gawin? Halimbawa, yung we promise, lalo na yung mga politicians na pag nagka-campaign, merong mga pangako na ito ang gagawin, pero hindi naman pala ginagawa. Tapos, mas malala pa ang ginagawa kung nakatungtong na sila sa may position na sila. So, ang problema ng ating society, actually, hindi naman ang apektado doon yung mga mayayaman, hindi naman ang apektado doon yung mga may mga kapangyarihan. Basically, ang apektado doon ang masa. Kahit yung climate change na yan, magpunta lang ang mga mayayaman, pupunta lang sa silid na may mga aircon. Pero yung mahirap, wala nga electric fan, di ba? Sila ang most affected na. So,
itong cleansing na sinasabi dito sa gospel na ito, na siguro panahon na rin God is telling us something. Na yung cleansing na ito is not only on the personal basis, but ito din ang tawag ngayon, ang hamon ay pagkaroon ng paglilinis sa ating sistema, sa ating society, na kailangan talagang linisin dahil sa maraming mga hindi magagandang bagay na nangyari at talagang nakakasira sa ating buhay bilang mga Pilipino. So ito nga, Esther, yung ang sinasabi ninyo, yung factor nga na inaasahan para magkaroon nga ng cleansing ay yung pagsasabuhay ng tunay na pagiging Kristiyano. Yan yung napakahalaga nga sana. Kaya lang, yung nga po, kuminsan nga, nababansagan tayo the only Christian nation in Asia. Pero tayo naman yung most corrupt. Totoo. Kaya, totoo yun, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. At ito nga po siguro, yung dumating talaga sa punto na ang manaig ay yung level ng pananampalataya para makatulong talaga yung conversion na yan, yung cleansing na yan, yung pagtutuwid na daan na yan. At ito yung inaasan pa rin sa atin. Kaya ito na namang Holy Week, kaya inilalapit na naman tayo sa misteryo ng pagpapakasakit, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sana meron talagang mangyari sa ating pananampalataya. Parang cleansing na yan ay paunti-unti ay magawa natin bilang Kristiyanong bansa. At kung magawa natin, birmang daming mga ang Kristiyano yata dito sa Pilipinas, more than 90%, no? Mga 80. Isa Catholic lang yon, sister. Oo, Catholic. Pero yung pag mga other denominations pa na Christians, opo. So 90 plus, opo. So sana yung ang manaig yung ganun, sir. Ako, dahil siguro ngayong Kwaresma, no, parang gusto ko pa rin i-emphasize yung in terms of spiritual aspect, no, dahil nasa Lenten season tayo, yung tatlo pa rin, no, yung dahil every week ngayon nasa third Sunday of Lent na tayo, no, yung kasi may kanya-kanya tayong mga practices, no, kaya di ba siguro kanina nagsha-sharing po kasi kami ano ba yung mga yung natutupad ba namin, no, kasi nagkaano ba tawag dito, opo, para pa ho, pumapayat si sister yung parang paalala din siguro sa atin, no, yung hindi ako kakain na may kanya-kanya kasi kaming parang mga ano, no, hindi naman mga resolution yun, eh, parang gusto nating ako ay munting pangako. Ano ba? Yung maging part na ng part ng spirituality natin, no? Siguro mamaya marriage o sacrifice, ganon, no? Isang ano rin, paraan ng cleansing kasi yon, no? So, yon, personal yon, no? Yung sa atin. So, malaking ano din yon, yung hamon yon, no? Nasabi ko nga kanina, nasa ikatlong linggo na tayo, no? Siguro, paalala yon na ano ba, no? Meron bang cleansing na nangyayari, no? Pwede namang may inspirasyon tayo para i-continue 'yon, pero may dahilan naman bakit hindi nagagawa 'yon, no? So, isang hamon, no, sa atin kung hindi pa nagagawa 'yon, no? Meron pa tayong dalawang linggo, no, bago dahil 'yun nga Holy Week. Pero kasi may mga pagkakataon din na yung talagang pagsasagawa talaga ng cleansing, eh hindi lang ngayon nga, yun nga, hindi lang ngayong Holy Week, Lenten season. Yun eh, sabi nga nandiyan na ni Father, yun eh, sa buong way of life. Oo, sa buong buhay mo, ginagawa mo yun, no? So, kanya-kanyang paraan ng pagsasagawa ng paano ba yung cleansing sa buhay natin. Ikaw, Sister Maris. Ay, yun naman pong sa akin. Siguro po bago kasi maintindihan ng mga tao yung mga deeper na cleansing, unang-una po siguro kailangan muna nilang maintindihan
yung connection nila o yung mismong pananampalataya nila. So, one thing po na maiko-consider ko as cleansing is to get involved with seminars and catechisms na ino-offer mismo ng parish nila, ng mga sarili-sarili nilang parish. Kasi doon nila makikita kung ano yung pwede pa nilang gawin sa sarili nila. Ano po, siguro po best is yung mga recollection na ino-offer ng diocese every season. Kasi po ngayong Lenten season, March 21. March 21 po is the ang tawag dito, diocesan Lenten recollection. So that's one way. And another po yung prex, napakagandang bagay po na ina-expose natin yung sarili natin dun sa gawain ng simbahan na hindi natin alam. Kasi doon po natin mapapalugo yung mga sarili natin and doon natin marirealize kung ano pa yung mali sa atin, ano yung kulang sa atin na hindi natin nagagawa. And then, that's one way na magkakaroon tayo ng cleansing. Kasi makikita na natin sa sarili natin yung pagkukulang, saka yung mga mali, yung mga gawin natin na hindi pala tama, and then tayo yung mismong babawal sa sarili natin. Tayo mismo yung kusa na mag-aayos sa sarili natin, magka-cleansing sa sarili natin. And siguro po yung sa communal, one thing po, yung lagi kong po paulit-ulit na sinasabi, is that, yung gawin nating bukas yung simbahan. Kasi mismo sa panahon po natin ngayon, observation lang naman po, is that, ang mismong mga tao sa simbahan, kumbaga, nagkakaroon ng exclusive na, di ba kaya nga po tayo Catholic dahil tayo ay universal. So, siguro po yung pagtanggal natin sa pagkakaroon ng judgment sa isang tao o sa isang grupo para maramdaman nila na bukas yung simbahan para sa kanila. It's a cleansing for the community. It's a cleansing for the church. Kasi hindi lang tayo basta makakahikayat, kundi magkakaroon tayo ng way para palaguin itong simbahan natin. Kumbaga ma-cleanse yung inner na church. So, yun po. Yeah, so marami talaga na mga dapat nating pagdoonan. At ako rin siguro yung ikaw kang ko, yung isa nga dyan, yung sa material, no? Yung anong cleansing na, yung material attachment. Alam mo nitong linggo na ito ay inilabas yung mga pinakamamayaman na mga tao sa buong mundo. 7 ang galing sa Pilipinas. Pero nung mga previous years, mga 5 years ago siguro, yung mga mayayaman na tao, iba sa kanila yung nagpakamatay. Kaya siguro no, yung naabot na nila yung pinakamayaman, wala na silang hanapin pa. Yung parang taluktok na gano'n. Hindi nila nabigyan ng spiritual na connection, na meaning. Wala na. Di akala nila naghahanap pa rin, hungkag pa rin. Kasi nga, ang kahulugan ng buhay nila ay yung material na bagay. Yung iba naman, pag na-bankrupt, dahil ang kahulugan ng buhay ay material na bagay. Bankrupt lahat. Nagpapakamatay din yung gano'n. At ito, dito po tayo hinahamon. Nangyayari ho ngayon yan na napagtutuunan yung materialismo. Ngayon nakakalungkot daw, yung dati ang mga makikita mo na gustong mayaman yung mga mayaman yung 50 pataas. Pero ngayon, bata pa lang gusto na niyang yung hinahangad na yung materialismo, yumaman, 30 pa lang gusto niya maging bilyonaryo na mga ganun. Ito yung danger na isang pinapaunawa sa atin. Kaya nga po ako, sa maliit na paraan to detach myself from one nga, hindi nga ako kumakain ng ng karne. Yung itong 40 days na ito. Kasi discipline eh. Yung discipline. At ang daming temptation. Talagang, Father, alam ko, hindi ka kumain nung Friday ng karne, kaya ito, Father, naghanda kami ngayong Sabado. So yung mga ganun po, iba-ibang mga aspeto na nagki-cleansing po tayo. And of course, marami pa rin yung mga personal sa atin. So yun po. At sinesenyasan na naman po tayo, napakabilis ng oras. At huwag muna po kayong alis dahil magbabalik ang programang Manalig Ka!
to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. Balik po ang programang Manaligka. Ito pa rin po ang inyong kapatid, Kabsat Igsuon. Si Father Bong Romano, Baring Ilocano po. Sister Weng, Madre Dominicana. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Sister Bless. Opo, at ito nga po yung bilang paglalagom, yung nga po pinag-usapan natin, yung simbahang bato, yung respeto, paggalang, dahil ito nga po ay tahanan ng Diyos, bahay dalanginan. And of course, kanina nga po ay tinigdan din natin yung cleansing na image na ginawa nga po ng ating Panginoon na nilinis yung templo, naging hamon din po sa amin para pagnilayan kung ano rin yung dapat nalinisin sa bawat individual, sa bawat community, and especially nga po din sa ating bansa bilang isang Kristiyano. Idudugtong ko lang po dahil tinatawag din natin yung simbahan na simbang tao at ito nga po yung tinatawag na body of Christ. At ito nga po yung sabi ng Panginoon, yung gibain niyo ang templo na yan, sabihin ganun, at sa ikatlong araw aking itatayo. At sinasabi niyang templo ay ang kanyang katawan. At ito rin mga katawan po natin na ito ay templo ng Diyos. Dito po siya nananahan at pinagsama-sama nga po natin yung mga individual po na katawan natin bilang Kristiyano ay tinatagurian po natin na body of Christ, isang sambayanan na katawan ni Kristo. At ito nga po ay napakahalaga bilang isang sambayanan, paano po tayo kikilos sa kaganapan ng tinatawag nga po na kaharian ng ating Panginoon. At ito nga po yung panawagan ngayon, yung sana yung pakikilahok sa tunay na pagbabago, pagkilos, pagsulong, pagiging aktibo ng ating pananampalataya. And of course, sa diocese nga po natin, yung pagdadamayan bilang isang Kristiyano na may spirituality nga po na pagiging mabuting katiwala na mag-alay ng panahon, talino at yaman. So mahalin po natin ang ating simbahan. Mahalin po natin ang ating sambayanan. Kaya ito po yung mga pagninilay natin at itutuloy nga po namin na sa batian portion na po kami ngayon. Yehey, sister!
Lahat po. Gusto kong batiin lahat ng mga diehard fans namin sa Manalig Ka, no? At least nadagdagan po, no, ng mga tagapakinig ng ano, yung ng Manalig Ka. Inilagay pala yung kwan natin, ano, yung picture natin, yung sa Manalig Opo. Ka. Sabi kong swerte ko, ang daming nag-like sa kanila, nadamay tuloy ako. 400 yata yung likers. Swerte ko, sir. Napakapalad ko, nadamay ako. Sabi ko nga, Father, kung gusto nilang humingi ng kopya ng poster ng Manalig Ka. Mag-request lang. Mag-request lang po dito sa ating, ano. Ayan, yan. Oo nga, yan. Ay, nakikita nyo. Tignan nyo yung appreciation, no? Yung mga marami pong magagandang ayan, no? So, maraming salamat kay Kuya Frankie, no? Sa paggawa ng poster ng Manalig. Pwede bang ibenta ito? Fundraising. Pinakagwapo po si Father Bong. Dahil siya lang ang nag-iisa. So, maraming salamat. Ako naman po, binabati ko pa rin ang lahat-lahat ng mga kabataan ng buong diocese ng San Jose. Wow! Ang St. Joseph Cathedral, ang Muñoz, ang Mary Help of Christians, at CLSU, at sa lahat po ng nasa palengke, hello! Sister? Ako naman, sa lahat ng mga mananampalataya. 2015 na po ngayon, pero po, ang image ng simbahan, hindi po ito nagbabago. Kung ano po yung simbahan noong unang panahon, yun pa rin siya ngayon. Kaya kailangan ibalik natin ang tamang kaisipan natin na ang simbahan ay lugar kung saan makakatagpo natin ang Diyos at mahalin natin ang ating simbahan. Ako po, binabati ko lahat ng mga church volunteers, lalong-lalo na po yung mga naglilinis ng simbahan sa lahat po ng parokya. So maraming salamat po at tatapusin po namin ngayon ang aming programa sa isang panalangin. Pangungunahan po tayo ni Sister Blessa. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa biyaya mong pananampalataya sa amin. Naway igalang namin ang pagnanais ng aming kapwa na manalangin ng taimtim sa iyong bahay dalanginan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sir, pamamaalam. Opo. Sana po parati po natin bigyang halaga at ang bahay dalanginan. Sister Weng po siya. Ako po si Maris, nagpapaalala. Today is Sunday, magsimba po tayo. Ako naman si Sister Bless. Maging handa ta sana tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Yun ang paglilinis sa ating mga sarili. Ang inyong pong lingkod, ang paring Ilocano, inyong gabsat, si Father Bong Romano po. Diyos ti Anina. Kaya kayo ang aming Apo. Isang pangalan.